So yung pagpo-pruning guys, ito, kung makikita nyo, tinatanggal itong mga dahon sa baba, no? Dahil hindi naman pagpaparami ng dahon yung ating gagawin dito sa ating okra. So yan. So yan guys, no? Ganyan lang yung pagpo-pruning. Tatanggalin natin yung mga matatandang dahon dito sa puno niya, tapos yung mga supling dito sa pinakapuno niya. So ito, tulad nito, tanggalin natin ito. Ito. Yan kasi yung pinamamahayan ng mga insekto, no? Para yung nutrients niya dire-diretso na sa taas, no? Hindi na siya kakainin ng ibang dahon or sanga diyan sa baba. So after nito mga idol, lalagyan naman natin siya ng fertilizer mamaya, yung mayaman sa potassium. So yun yung kailangan ng ating okra kasi makikita nyo meron na siyang bulaklak. Kaya no, may bulaklak na siya kaya kailangan natin siyang lagyan ng fertilizer. Pwede nyo namang ilagay itong mga dahon sa ibaba ng kanyang puno. So, pwede rin hindi. Thank you.
So katulad dito guys, no, kailangan natin tanggalin tong maliit na to kasi maago pa na yun yung nutrients dito sa malalaki. So yan, mas maganda nga nito isa lang yung ititira natin puno, kaya lang sayang kasi pare-pareho naman siyang martaba. So saka naman tayo mga idol maglalagay ng fertilizer, no. So mayaman ito sa potassium, kailangan ng ating okra. Ito lang, ganito lang karami mga idol, no. Yan. Yan. So okay na yan, sapat na yan. So sa tabihan lang mga idol yung paglalagay ng abono natin, ha, huwag masyadong sa puno. So mga 2 dangka lang yan, or 12 inches mula sa puno. Kasi pag nilagay natin sa mismong puno, baka mamatay yung ating mga okra, no? Kaya sa tabihan lang.